Adrian, dalawang pagkalat ko ano nangyari ngayong gabi. Hoy! Huwag nanakaw ka no! Hoy! Tigil! Ay, nakita nga di ba gumagala doon? Mukha siya siyokoy. Makasiguro ka ba na hindi magsasalita yung Ian na yan? Mami, hindi ko po hayaan na makuha na sa akin ito. Lalaban ako, Mami. Kaya pala napaka-misteryoso. Kaya pala ang dami kong tanong na hindi mo masagot. Ikakatulad namin, ikatao. Bakit kalitaw niyo kay Aryana? Short for Christmas. Alam niyo rin? Kaya niyo ba siya iniwasan dahil alam niyo rin yung tungkol kay Aryana? Ano ba kasi yun? Wala. Sigurado ka bang nagsumbong ka ng dagat matapos yung nangyari kagabi? Mami, kailangan ko pong gawin to. Para sa sunod po, handa na ako. Nabalita mo yung halimo kagabi? Yung nakita daw dito sa school? Naniniwala ka dun? Sabi nila, mukha daw halimaw, shokoy. Ano to? Fantasere? So hindi ka nga naniniwala sa Serena? Hello? Kalalaki mong tao, naniniwala ka dun? Palabasin niyo kami dito! Palabasin niyo kami! Parang awari na to! Palabasin niyo kami dito! Sige. Ay, ayaw mo na! Huwag niyo ako isali dyan, ha? Ate, ha? Sumusobar na ako. Hindi ka naman sinasadyay! Sige, gusto ko isama. Megan! Hi, tita. Hi! Buti na lang nakita kita. May niluto ako para sa'yo. Uy, putanesca! Tamang-tama po, hindi ko po natikman nun dati yung binigay. Ha? Bakit? Dahil po kay Aryana. Ay, inibali na. Yan. Para sa'yo talaga yan. Especially for you. Thanks, tita. You're so sweet. I love putanesca. Aryana! Pupaw! Nagbalik ka! Kumusta ka na? Nasaan ang buntot mo? Wala na akong buntot! Pupaw, miss na miss na kita! Hindi ka na Serena? Serena pa rin ako! Tingnan mo! Pwede ka maging Serena. Anak,
sabi sa'yo ng pauwi ka na yan? Imsa daw po ako, Mami. Baka magsumbong yan kay Neptuna. Mami, kaibigan ko po siya. Halika, Aryana. Lagi tayo. Ikaw, so, pwede na ba yung pau-pau eh. Dito lang dapat ako. Ha? Bakit? Eh, marami akong iniiwasan ngayon eh. Hindi lang si Neptuna. Ganun ba? Teka, sandali lang ha. Oh, bakit? Saan ka pupunta? I've been busy these past few days. Muntay ko na nakalimutan yung promise ko sa'yo eh. Pangako! Remember I promised you about the party? I would help you? Ito na yun. Well, we just have to discuss a little minor things about the party with Jason. That's all. Jason! Hey! Mr. Mendez! Victor, can I call you Victor? Sure, you can call me Victor. You remember my wife? Of course, Mrs. Mendez. Hello. So, what's happening about the party? Sure. Bebet, si Aryana. Bakit? Hindi niya sinabi. Ang alam ko lang, si Ian ang kasama niya kagabi. Doon ko ilalagay yung buffet table natin. Pero limited lang ang chairs at tables, ha? Para ma-encourage yung mga guests ninyo na makipag-socialize. Okay sa akin yun. What kind of music pa do you want us to play? Teka, huwag masyadong contemporary, ha? Alam mo kasi yung mga bisita ko, eh, most of them are would want to play golf than to party. Diba? Victor, yes. Do you play golf? I do. Do you? Yes. Wow. And you know what? Sa palagay ko, we have a lot of things in common. Bebet. Hi, Hubert! Dito ka na! Share na tayo sa bigay ng mommy mo. Excuse me. Bakit? May naupo ba dito? Wala. Oh, tama pala eh. Tsaka, kawawa ka naman. Malungkot kayo kumain mag-isa. Pero,
Mas malungkot pag wala kang baon. Ha? Sorry, Beth. Ngayon ko kasi yung baon ko eh. Ngayon ko rin yung wallet ko. Pwede naman may pag-share. Sige na. Sayo na. Okay. Share ka na. Ang dami mong drama eh. OMG. Why? Hindi kaya mawala ng gana si Aris niyan? Nakakasuka. Sige, tawag na lang. I hate Bebeth. She's so nagpapa-cute. I know, right? Sana di ba kinuha na lang siya ng monster kagabi? Monster? Yes. May monster daw dito kagabi. Mukha daw siya ako eh. O tara, let's eat. Hello, Marlon. Hello. Hubert. Oh, andito na ako sa labas ng gate niyo. Saan ka ba? Sige. Wait lang. Mananatili akong reyna ninyo. Hindi ko iiwanan ang kahariyang ito dahil responsibilidad ko kayong lahat. Tungkulin ko na iligtas kayo at alagaan. Tungkulin ko rin na panatilihin ang kapayapaan natin at ang mga tagalupa. Kaya mula ngayon, ang sino mang pumunta sa lupa para bawiin ang perlas ay parurusahan. Ano pong nangyari kay Barakuda, mahal na Reyna? Wala na si Barakuda. Napahamak siya dahil sa kagustuhan niyang makuha ang perlas. Natulungan. Okay lang yun. Kahit naman ako, kaya ko mag-isa yun. Pero sana, wala na lang si Adrian dun. No? Para hindi niya nakita si Aryana. Oh, sabi ni Adrian, hindi niya ba pinagkalat? Wala, tahimik lang siya eh. Eh, kagabi nga, hindi makagalaw sa akin na tatayuan. No? Kahit sino naman siguro, makakita ng Shokoy at ng Serena sa isang gabi. Ganun magiging reaksyon. Ikaw ba? Nung nakita mo yung buntot ni Aryana, ano naging reaksyon mo? Siyempre, nagulat. Hindi nga ako makapaniwala nun eh. Pero, wala, natanggap ko na rin. Hindi ko pinagsabi sa ibang tao yun. Kahit kay Mama, hindi ko nga pinagsabi yun. Sana, ganun na lang din gawin ni Ian. Sana. Kawawa naman si Aryana kapag alaman ng ibang tao to. Kamusta na kaya si Aryana ngayon? Siguro takot na takot siya sa nangyari kagabi. Ito yung mean mo. Sana magsilbing aral ito sa iyo, Barakuda. At sa inyong lahat, wala nang maangahas sa inyong pumunta sa lupa para wala nang napapahamak. Wala na sa atin ang perlas. Pagpaubayan niyo ngayon sa tagalupa dahil mas kailangan niya ito. Wala ka bang sasabihin sa akin, Barakuda? Mahal na Reyna, patawarin niyo po ako. Samahan niyo siya magpahinga. Well, Victor, you don't have to worry about anything. Ako na ang bahala sa lahat, ha? Well, Jason, honestly, thank you for doing this. No. Thank you. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya doing business with you. Kasaya? Well, malaking tulong to para sa business ko. Yeah. Miss Mendez, maraming salamat din. Oh, so anyway, we'll see you at the party. I'll see you. Alright, ingat kayo. See you. Ingat. Victor. Engulf natin. Set natin. Sure. I'll call you. Alright. Miss Mendez, bye. Ian. Alam mo na pala yung sikreto ni Aryana. Alam mo rin yan? Oo. Matagal na. Alam mo si Serena siya at nagagusto ko sa kanya?
Alam ko na yung lihim niya bago ko pa siya nagustuhan. Baliktad tayo. Nagustuhan ko muna siya bago ko nalaman. At nagbagong tingin sa kanya dahil lang doon? Paano siya naging Sirena? Pinanganak siya sa dagat. Mama niya, Sirena din. Ba't siya nahabon na Shoko eh? Sasabihin ko sa iyo yung buong kwento. Kung maipapangako mo sa akin, wala kang pagkasabihan ito. Lalong-lalo na kay Megan. Hindi ko na matatakasan ang kapalaran ko. Kahit may mga paanako, isa pa rin ako Sirena. Walang mangyayari kung mabubuhay ako sa takot, sa pangamba. Walang mangyayari kung lalabanan ko kung anong nakatadhana. Mas mabuti na yung tanggapin ko na, na kahit isa pa rin ako Sirena, pwede pa rin ako maging masaya. Nakita ka na ng mga ibang Shokoy at Sirena. Oo naman. Wala naman makapaniwala sa nangyari kagabi. Parang panaginip lahat. Bangungot. Mas bangungot kay Aryana ang nangyayari iyan. Kaya sana, tumupad ka sa usapan natin. Wala kang pagkasabihin nito na kahit sino. Natago namin ni Marlon ang sikreto ni Aryana. Kaya sana, ikaw din. Ayos na tayo. Hubert! Bati na ba kayo ni Ian? Alam mo, mabuti yan. Kasi kung nandito si Aryana, matutuwa yun. Hindi ko nga alam kung okay kami ni Ian eh. Kung tutupad siya sa usapan namin. Usapan? Basta. Hulaan ko yung usapan nyo. May the best man win, no? Hindi ka pa rin sumusuko kay Aryana. Bigla ka kasing nawala kanina. Ito, pinagtrahan kita ng patanes ka. Salamat. Gusto mo? Pero para sa'yo yan. Busog na kasi ako eh. Tsaka, sawa na ako sa luto ni Mama. Kung ayaw mo kasi, may iba akong pagbibigyan. Aris! Excuse me? Aris! Ako magbibigay. Shut up. Behave, Chelsea. Hi, Bebet. Hi. Aris, you're lying. Aris, nililigyan ko sa'yo. Sakto. Pitin na recess kanina eh. Ano? Kahit tao? I love putanesca. Tara, tara. Bye. Dapat ako na lang kumain nun. I hate putanesca. I hate Bebet. Anong balak mo ngayon, Barakuda? Hahayaan mo na ba ang perla sa tagalupa? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Mahirap bumalik sa lupa. Masyadong mapanganib. Narinig niyo ang sinabi ng mahal na reyna. Parurusahan niya ang sino mang pupunta sa lupa. Susuko ka na ba? Huwag kang susuko. Reyna, eh, hindi ka ba nangangamba na maaring maulit ito? Na may mga mag-aklas na Shokoy sa inyo? At may mga has na bumunta sa lupa? Napalis sila ako noon. Dahil hindi ako lumaban. Pero ngayon, nakahanda akong ipagtanggol ang aking kaharian. Dahil alam kong ito ang nakakabuti para sa lahat. Hindi ako manginiming gamitin ang aking kapangyarihan sa sino mang gustong umagaw ng trono ko sa akin. Mas kinakampihan mo ko kaysa sa sarili mong ina? Hindi kita kinakampihan, Barakuda.
Pero sa tingin ko, ikaw ang karapat-dapat na mamuno. Hayaan mo na lang muna ang aking ina sa ngayon. Magpagaling ka at magpalakas ka. Pero sa tamang oras, ituloy mo ang binabalak ko. Makasuporta ako sa'yo. Gusto mong makuha ang perlas at gusto kong makuha ang anak ko. Na-miss kita. Na-miss? Hindi na po kami nagkakausap gaya ng dati. Gagawin ko ang lahat para lang maibalik sa akin. Kung sakali mang may kukuha ulit ng perlas ko, kaya ko na sa lalabanan. Ang galing mo na. Everything's set for the party. Buti lang. Madaling kausap yan si Jason. Salamat, Marlon, ha. Son, nang sinabi mo agad sa akin yung nangyari. Siyempre, ikaw yung kasama ni Aryana araw-araw sa St. John. Ikaw lang din, makakabante kay Adrian. Hindi ka na nagsiselos sa akin? Ano pa ba pagsiselosan ko sa'yo? Siyempre, hindi na kita karibal. Di ba, sinabi mo na suko ka na rin?